Previously on Bud TV. Okay, na-mount na namin yung unang coilover. Iikot-ikot lang yan. Tignan na dito yung kotse nyo, hoy! Doon na yun, doon na yun. Oh, shit, dito sa side na ito. Shoutout po sa mga bumibili ng Avaron battery. Yan! Feeling meter, mas mataba siya kaysa dun sa stock. Welcome to Bud TV! Okay, good morning! Day 3 na tayo ng ating project ngayong episode na to. Again, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo rin kakalimutan na mag-click ng notification or bell icon para maging notified. Salamat sa mga nanonood. And for now, I'll give you updates dun sa ginagawa natin dun sa Honda Civic EG. Today is a Saturday, hindi namin na-expect na hindi namin matapos yung project kasi medyo nagkaroon ng konting abirya o complications sa ginagawa, which is hindi naman maiiwasan. Ayan, nakasetup na, pinakabit na yung steel braided brake lines natin, yung rear caliper installed na rin, pati yung polyurethane bushings natin, yung energy polyurethane bushings na ipapress na rin at naikabit na. So ang gagawin na lang dito ay imamount at ikakabit dito together with the sway bar tsaka installation ng LCA. Okay, ayan na. Binibigyan lang namin ng konting time para matuyo and then saka namin i-install kasi bago namin maikabit yung mga rear brake set, kailangan maikabit muna namin to para umakyat o tumaas yung lower control arm ng sasakyan. Ang lower control arm is ito, yung nakikita nyo, yung kulay blue. Ayan, ituturo ko sa inyo. Yan. Yan yung lower control arm. Tapos yun, yung ating subframe. Shout out pala kay Dog para sa subframe. Siguro konti na lang kami mga nakaganito dahil nung unang panahon pa yan. Pero I'm completely happy with what I have. And salamat sa Dog for giving me the subframe. Okay, ito, bibigyan ko lang kayo ng side-by-side comparison kung gaano pinagkaiba ng local or ESI na sway bar sa 32mm na sway bar. Ayan, kung makikita nyo talaga, medyo mas manipis ito. Ito talaga makapal. So again, bago kayo gagamit ng 32mm na sway bar, dapat meron kayong subframe para hindi mapunit ang pangilalim. Ayan. So ready na. Ready na namin ikabit ito. Papaklasin lang namin yung mga brackets kasi hindi ito yung brackets na kailangan namin. Kailangan ganyan lang. Ayan na. Nakabit na namin yung rear sway bar. Tapos na-install na rin namin itong kabilang side ng ating rear disc. Ayan, nilalagyan na lang niya ng konting touch-up paint para maayos at mukhang presentable yung caliper natin. Nagkaroon kasi ng stain kanina. Pero it's looking good. Ayan, no? Check it out. Installed na. Maganda ang ating wheel bearing. Walang tunog. Walang issues. Perfect. Okay, next is installation ng ating steel braided na brake hose. Ito yon, papalitan dito sa area na yan, dyan ilalagay. Tapos installation ng kapila naman. Okay, so tapos na kami dito sa driver side.
sarap tignan. Ang sarap. Ayan. So, check out yung trail arm. Yung polyurethane bushings na andyan. Yung rotors, yung caliper, bagong brake pads, bago yung repair kit, pinalitan natin lahat. Walang problema yung bearing, walang tunog na naririnig na kahit ano. Coilovers natin. Ayan, may problema lang daw yung technician. Okay yung technician namin, huwag kayo, di ba? Ayan, so far, so good. Lipat na kami sa kabilang side. Ayan, medyo Honda Day ngayon. Maraming nagpapagawang Honda sa Vroomix. At medyo busy kami today. So, hopefully, bago matapos ang araw, matapos namin yung ginagawa. Okay? So, update namin kayo ulit after a few hours. Okay, so meron tayong bisita dito sa shop. Oh, sino pa to? Si Mickey. Hi! Hindi niya ako natiis. Binisita niya ako dito sa shop para ma-check din niya. Hindi, pero ayun, gusto niya rin makita yung ano, yung ginagawa dun sa Civic na upgrade ng brake set. So, kaya siya bumisita. And then, para maipakita ko rin sa kanya. Dahil meron kaming isa pang surprise kasi na i-build. So yung mga ibang parts na pwede pang gamitin, sinisave namin para magamit dun sa isang surprise build na yun. Kung ano yun, huwag mo na niyang isipin sa susunod na. Kasi marami pa tayong mga videos na i-share sa inyo at ipapakita. Okay? So ayun. Just wanna let you know nandito si Mickey at sumuporta rin dun sa project, okay? So, eto, papakita namin sa inyo yung nangyayari. Andito na kami dun sa second part eh. Passenger side na yan, ina-assemble na ni Boss JR yung assembly natin, pati yung brake lines para isahang kabit na lang. Now, after makabit yun, automatic yan, ililinya na namin yung handbrake cable niya para matapos yung installation. Okay? So mamaya, kita-kita tayo ulit. By the way, nakakuha kami ng grease cap para dun sa rear disc brake natin. Yan. Para maganda siya at maayos at hindi mababasa yung ating axle. Dito siya ikakabit. Yan. Diyan yan. Yan. Now, after nyan, saka natin yan i-spray yan ng flat black para pag nilagay yung wheels, hindi siya makinang at hindi siya makintap. Okay? Tama ba yon, Mickey? Yon! Pero ano hindi makinang? Pupintra mo? Eto, oh, pipinturahan natin to. We're almost done with our brake set upgrade. Nakabili na rin kami ng grease cap. Kung titignan nyo, pininturahan na namin ng black para maganda. Yan. And kinakabit ni Master JR yung nasa kabila. Walang katama-tama. Malinis na malinis. Ingat lang talaga kailangan yung pagbalik niya. And then, pag nailapat na, pwede nang pinturahan. Yung iba, hindi na kailangan pinturahan. Hindi na nila pinipinturahan. Pero, para sa akin kasi, importante yung detalye. Para presentable siya kahit na ganyan. Okay. Now, the last thing that we will be doing is lining up the handbrake cable
Since tapos na rin kami mag-bleed, nakapag-bleed na kami ng preno, working na lahat. Okay, andito na tayo sa installation ng handbrake cable natin. So far, natanggal na natin yung luma. Ito yung luma na handbrake cables. Ayan. And nililinya natin yung bagong handbrake cable ngayon. Andiyan na si Master JR sa loob. At kanya nang i-install at ilalagay sa brackets yung mga kable. After which, ibabalik na lang natin yung carpets, yung interior at saka yung seats. And matatapos na natin siya. Pwede na nating ma-test drive. Okay. Ay, yan na po. Yung sa harap. Okay na siya. So this is 3 days in the making. We really had, we really had to be patient for the installation because we don't want to rush things. We just want to make sure everything is installed properly, the right way, with no missed process or procedure, so that we can get the most out of the upgrade. Ayan na siya. And once the wheels gets mounted back, malalaman na natin yung drop niya. At from there, dun tayo mag-a-adjust ng height na gusto natin. Okay, so yun na. Natapos na natin yung ating brake set upgrade. Na-install na namin yung mga handbrake cable. Wala nang issues. Nakapag-bleed na rin tayo ng preno, ng brakes. And the only thing that we need to do is to test drive the car mamaya. Pero since we still have work to do dito sa shop, gagawin na muna namin. So yun na muna for now ang aming episode for today. If you like the video, please give it a thumbs up. Please comment and don't forget to subscribe to our channel. Also, don't forget to click that bell icon to get notified on our future videos. At saka salamat pala sa Brumix Aftermarket Parts and Accessories. Salamat din sa Biray Towing Services and sa KFPB Auto Shop. Okay? Shoutout din pala sa Jet Air Car Care Center and salamat kay Master JR para sa pag-install at pagtulong na maikabit yung mga upgrades dito sa ating Honda Civic ESI or Honda Civic EG. Okay? So, yun na. I'll try to take some pictures or give some videos dito para sa inyo. B-roll mamaya or para at least meron tayong magandang ending. Kita-kita tayo ulit next episode. Maraming salamat. We'll see you again sa susunod na video. Bye! By Brumix Aftermarket Parts and Accessories. Virai Towing Services since 1984. And Jet Air Auto Care Center.
Thank you for watching. If you like the video, give it a thumbs up, comment, and subscribe to our channel. And please don't forget to click the bell icon to get notified on our future videos. So again, this is Bud TV saying bye!